Hello and welcome to my YouTube channel. So sa video ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-insert ng data sa Microsoft Access or MS Access. So una, create tayo ng new project. And then select natin sa C# Windows Form application. And then yung name, kung gusto niyo siyang pangalanan. So, click OK kung OK na. So, OK na. Ito na yung ating Windows form. So, next natin gagawin ay mag-create tayo ng Microsoft Access sa path ng bug bin folder nito. Nitong ating project. So, para makapunta doon, right-click nyo lang yung inyong project and then open folder in X-File Explorer and then bin, debug. So, dito. So, gawin nyo lang, right-click nyo lang yung folder, click nyo new, and then Microsoft Access Database. So, kung wala pa kayong nakikitang ganun, baka wala kayong naka-install na Microsoft Office. So, ito, papangalanan ko na lang ng DB sample. Okay? Then, open natin. So, dito, mag-create ako ng table. So, gagawin ko lang siyang pinakasimple. DBL sample lang. And then, second column niya ay first name, middle name, and last name. Save. So, okay na, nakapagawa na tayo ng table. So, ang goal natin ay makapag-insert ng data sa row na ito. Okay? So, close na natin to since hindi na natin siya kailangan. Next ay dito sa ating Windows Form application. Maglagay tayo ng data grid view. Okay, so dito natin i-display yung data na nasa ating Microsoft Access. Then, tatlong text box. Ayan. So dito natin itatype yung data na i-insert natin. And then, syempre, isang button. Ayan. So ito yung magpapare ng event para mag-insert ng data. And next natin gagawin, since 64-bit yung aking operating system at 64-bit din yung Microsoft Office na ginagamit ko, punta lang kayo sa project and then properties. Click yun yung build and then any CPU to 64. Yan, so para wala siya maging conflict. Next ay install natin sa Nuget yung aking ginawang library. So right-click nyo ulit sa project and then manage Nuget package. Then browse, then type nyo lang AAJ control. Ayan. So as of now, meron siyang 74 downloads. At ang latest kong version na ginawa ko ay 1.0.2. So para ma-install ito, click nyo lang install. Okay, tapos na siya. So meron na tayong tinatawag na AAJDB controller sa ating references. Then right-click na hindi pala right-click dito sa view code. So, i-double-click ko na lang itong button para pumunta doon, para mag-create na rin ng events para doon sa click button. Okay? Yan. So, as you can see, nag-create siya ng event click. Next natin gagawin dito sa using AAJDB controller. Okay? Para magamit natin yung DL, yung class. Next, ay type natin AAJ control. So, ito yung type. Then, variable name equals new. Okay. So, first parameters niya ay yung database type. So, enum siya. So, since Microsoft Access, OLEDB ang ginagamit niya. So, kung SQL Server, meron din siya. So, as of now, OLEDB. Then, second parameters, yung connection stream. Para makakonect tayo dun sa Microsoft Access. So, dito, type nyo lang, provider equals microsoft.ace.olibb.12.0 and then data source equals dbsample.accdb. Okay, ito yung file extension ng database. Next, ay mag-create muna ako ng para ma-load yung data, para mag-load yung kung anong laman ng aking data and Microsoft Access. So, void load data.
Okay. So dito, type lang natin data grid view 1.data source equals s, yung, so ito yung variable that create natin, that query. Okay, string yung kanyang first parameters. So dito, select all from pdl underscore sample. So yung sample yun yung pangalan ng table. And then that as copy to data table para maging data table siya. So okay na to. So tawagin na lang natin to dito sa button. So mag-i-insert ngayon ako ng data bago siya mag-show. So s.insert. So anong pangalan ng table? PBL underscore sample. And then sa kanyang second parameters, so lambda expression para sa parameters niya. P. Okay. So p.add. So magdadagdag tayo. Ano ba yung lalagyan natin? So first name. So first name, yung column name, then yung value yung ilalagay natin doon. So text, box 1.text. So, copy and paste ko na lang to para dun sa nakita lang dalawang column. Then, baguhin natin to. L name. And then, 2, 3. Okay. So, ito na yan. Ito yung pag-insert ng data sa kanya. So, ito naman yung sa paglo-load. So, tryin natin itong i-run. Okay, so as you can see, wala pa nagdi-display kasi hindi pa nag-execute yung ating click button. So once na nilagyan natin sa data, and then click natin yung button. So makikita nyo, naglagay ng data, and then nag-display din siya sa data grid view. So check natin sa ating Microsoft Access kung nag-take effect ba siya. So ayan. So, yan guys kung paano mag-insert ng data sa Microsoft Access. Thank you for watching.